Yung mga moment na si Brother Tom ay nire-revive, magkausap po kami ni Ate Rose Dizon sa phone. At talaga namang sige ang aming intercede, prayer intercession at lahat na yata ng klase ng panalangin. At alam namin sa Bible ay ginamit na po namin. At naniniwala kami, may pananampalataya kami kung paanong si Lazarus ay binuhay ng Diyos. Sabi ko, si Brother Tom ay buhay. Nasa hospital at parang nakikipag-agawan kami through prayer na i-restore because the breath of the people galing kay Jesus, galing sa Diyos. Papuntang Wednesday night na yon, madaling araw, nandun kami ni Ate Rose na nananalangin na gumawa pa ang Diyos ng paraan. He can make a way. Pero alam niyo po ang sabi ng Bible, my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. Kaya ang naging dulo ng panalangin namin, Lord, let your perfect will be done. Kasi baka kami po ay nakakasalungat na. No po, kaya yun, ganun yung nangyari. Pero makikita po natin yung sinabi ni Jesus, bagamat kung si Lazarus ay binuhay ni Jesus, pero si Brother Tom, mas higit na alam ng Diyos kung ano ang mabuti sa kanya. Pero kailangan mo na siya, ikaw'y masaya sa piling niya, hindi ko napipigil. Alam niyo po, bago po namatay si Brother Tom, bago po siya dinala sa ospital, kausap ko po siya through video call. Sinasabi niya palagi, Sister Esper, hindi ako nagigive up. Ang mga kapatid ko nga hindi nagigive up eh. Ang mga anak ko nga hindi nagigive up. Hindi ako nagigive up, pero ang buhay ko, pinagkakatiwala ko at pinauubaya ko na kay Jesus. Marami pa rin tanong na nasa isip ko. Hindi na alam ko. Brother Tom, kahit may discomfort siya, alam niya na kailangan niyang sambahin sa Espiritu at katotohanan si Jesus. Kaya, he kept on coming back sa church. Ang kapatid ko, nag-iwan siya. Papasukin niyo na. Huwag nang pigilan ang pagpasok ng salita ng Diyos. So yung last word niya, Jesus Christ. At kaya naniniwala ako na ang paglisan ng aking kapatid may dahilan. Kaya malungkot, oo, malungkot, pero meron siyang gustong gawin para sa aking family. Umalis man siya nang hindi nakikita ng pamilya, nandito yan. Masaya rin siya nga alis. At alam ko yung gusto mangyari ng papa niyo, ni Utol, magaganap yun. Pati ko naisip na merong hanggang. Salamat sa oras na nakapiling ka. Sa kanya.